So ngayon po ay tayo magbukas sa Deuteronomy 15 verse 10. Ang sabi dito, "You shall surely give him and your heart shall not be grieved when you give to him. Because not for this thing the Lord your God shall bless you in all your works and in all that you put your hand in." So ito po yung in-exhort ko noon sa mga kabataan. At tunay nga na nahamon sila. So ngayon, panalangin ko tayo'y mahamon din tulad ng mga kabataan ngayon. Ang sabi dito, "You shall surely give him and your heart shall not be grieved when you give him." Ang sabi ng Lord, dapat daw po tayo'y magbigay sa Kanya at sa pagbibigay natin, dapat walang halong-halungkutan ang ating ibibigay. Amen po ba? Amen. Kasi po, ang Diyos, pag sa atin naman din nagbibigay, ito'y kanyang kagalahan din. So dapat maging fair tayo sa Diyos at pag tayo nagbigay, may kagalahan din. At ang sabi mo rito, "When you give to Him, because that for this thing, the Lord your God shall bless you in all your work." Amen po ba? Ang sabi po dito, all your work. Sa lahat daw po ng ating gagawin. Pero bago po yun, ano po ba mga uri ng pagbibigay? Meron po tayong tinatawag na tithes or yung pagbibigay po ng 10% ng ating nakukuha maaring sa sweldo or sa allowance. Amen po ba? Ito po'y naaayon sa Malachi 3:10 na nagsasabi na, "Bring you all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house," at ang mga susunod pa. So ito po ay utos din ng Diyos at hindi ko lamang po inimbento na dapat tayo po'y magbibigay ng tithes. Para po sa atin dito, sa mga nakakatanda, kayo po ay, example, kayo po ay manggagawa or may ari ng business at ang kinikita nyo kada buwan ay, let's say, 5,000. Ano po ang 10% ng 5,000? 500, yun po. So dapat po, yung 500 na yun, ihiwalay na natin at ibigay natin sa Diyos. After all, yung 500 na yun, kaputot lamang po yun sa kikitain natin. At yung 500 na yun, malaki po ang magagawa nun. Dahil pag nakita ng Diyos na tayo sunod sa Kanya, papalitan po niya yun. Amen po ba? Amen. At meron din po tayong sinasabi na offering or ito po ay ang pagbibigay na naayon sa sinasabi ng ating puso or kung magkano ang sinasabi sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba nung last camp namin kahapon sa mga kabataan, nag-exhort po si Ate Jeremy at tunay nga na nakakatuwang makita na yung mga kabataan po ay talagang dumukot sa kanilang mga bulsa, sa kanilang mga pera, wallet at talagang nagbigay. Amen po ba? Imagine niyo po, mga kabataan pa lamang po ito na tumatanggap lamang ng kaunti kumpara sa atin na mga may trabaho na dito. Amen po ba? So how much more po tayo na kumikita ng malaki, hindi dapat tayo magbigay. Amen po ba? Kung ang mga kabataan po ito, kaunti na mga nakakatanggap at sila'y nagbibigay ng may kagalahan sa kanilang mga puso, how much more po tayo na mga matatagal na naranasan na po natin pagpalain ng Diyos na hindi magbigay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, yun po, ako bilang kabataan, nakakatanggap daw po ako ng allowance. Pero kahit po ganun, binigyan po ako ng Diyos ng kabigatan o burden na makita ang mga pangangailangan ng church natin at kung ano pang pinaglalaanan nito. Amen po ba? So ako po, may sarili po akong pitaka na nakahiwalay. So tuwing nakakatanggap po ako ng aking allowance, pinaghihiwalay ko na po ito para sa church. Amen po ba? Amen po ba? So, natutuwa ako sa Lord dahil yung aking pagbibigay noon, nagsimula sa mga 20-20, nung high school po ako. Tapos, syempre, nagkaroon pa ako ng kabigatan, pinagpalaan ako ng Lord, naging daan-daan ang nabigay ko, at sa awa ng Diyos, ngayon nakakapagbigay na ako ng 1,000. Amen po ba? Ako po, estudyante, nakakapagbigay na po ng 1,000. Paano pa po kayo na may mga trabaho? Amen po ba? Kaya ngayon po, hinahamon ko po kayo na magbigay at makita din ang mga pangangailangan ng church na ito at
Sinisigurado po namin na lahat po ng inyong ibibigay ay may tamang paglalaanan. At tunay nga na ako na pinagpala ng Diyos ay naway pagpalain din po kayo. Kung ako pinagpala ng Diyos sa aking mga pag-aaral, kayo po ay pagpapalain din ng Diyos sa lahat ng paglalaanan nyo ng inyong kamay or kung baga kung kayo po ang business nyo ay pagluluto, naway maging masarap yan. Amen po ba? At maraming customer pa ang darating. Ganun po yun. Hindi lamang po tayo pagpapalain ng Diyos financially, kundi ang sabi po niya sa Deuteronomy 15:10, "And in all that you put your hands to." So sa lahat po ng ating gagawin, kung kamataan ka sa iyong pag-aaral, kung ikaw ay manggagawa sa iyong paggagawa or sa iyong labor, lahat po yan ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo po yung magbigay ng may kagalakan sa ating puso. Ngayon, pagdalangin po pala po natin ang inyong mga binigay. Tayo pumikit. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa bawat isa na nagbigay, Father God, ng kanilang mga mithiin, Father, kanilang mga sinasabi ng kanilang puso, Father God. Maraming salamat, Father God, dahil alam po namin na kami ay able, Father God, upang magbigay. At Lord, sa mga hindi nakapagbigay ay naway sila din po, Father God, ay i-provide nyo, Father God, upang sila ay makapagbigay. Lord, ang bawat isa na nagbigay, Father God, ay tuparin nyo ang bawat mithiin ng kanilang puso at makita nila, Father God, na lahat ng kanilang binigay ay magbubunga, Father God, at ito'y kanilang aanihin. Lord, ang bawat binigay, Father God, ay magamit lamang sa ikatataas ng iyong pangalan at sa, Father God, pag-promulgate ng iyong salita sa buong mundo, Father God. Ito ang aming dalangin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.